Good morning, Sunday. This is Bunja once again na nagbibigay ng tips and guides para sa mga gustong maglaro ng Nightcrawls. Alright guys, so this is just mabilisang pag-uusap lang to. Ang topic po natin ngayon, paano ba maging professional po agad sa crafter para mas marami tayong makuhang request. Okay, paano maging professional agad? And then, kasi itong mga professional, nakita nyo, ang dami nagpapagawa po niyan. Paano maging professional agad sa ating crafting kapag ikaw ay nasa specialized craft? So, right now po kasi ngayon, ako ay veteran grade. Okay, so una-una ko tinignan dito, paano natin patataasin to dahil ang XP natin dito medyo mababa. For example, ito, gagawin natin to 5 quartz materials. Kaso lang, hindi naman natin kailangan yung mga na gagawin natin dito. Sayang lang, diba? So, pinakamabilis po na gagawin natin. This is just a mabilisang video, guys. Once na pumunta ka rito sa prosperity or wisdom, escalation, discipline ka, kung anuman ang pinili mo, pagiging specialized crafter mo, pumunta ka agad sa crafting material, pumunta ka agad dito, dahil iba-iba po yan. Example, discipline, crafting material, iron ingot, may mga kuha dyan, may makita iron ore, nabibili po yan doon sa battlefront, 30 pieces po yan per day. So, kung wisdom ka naman, nakita mo yan, crafting material natin, natural 4, 4 ball naman ang kailangan dyan. So, sa prosperity po, dahil pinili ko po yung prosperity, ang kunin natin ngayon dito ay itong quartz crystal. Okay, so ang great success po nito ay makukuha kayo, unbound po yan. Pwede natin ibenta yan kapag nakakuha tayo ng great success. Pag professional ka po, makita nyo dalawa agad yung pwede nyong makuha na quartz crystal. Pero dahil veteran pa lang tayo, let's go! Gawin na natin yan. Todo nyo na po yan. Kaya mahalaga po rito ngayon yung gold. Ang maganda lang po, may event tayo ngayon. May event po tayo ngayon sa Nightcrawls. Nakita nyo yung gold natin mabilis makakuha. Pero makita nyo dito sa 185 crystals, ang gagastusin natin dito ay 925,000 gold. Okay, so let's craft. Boom! Nadagdagan po tayo ng almost 10% po doon. Nakita nyo, almost 10% po yung nadagdag sa atin doon. And then naubos yung gold natin. So yun ang pinakamabilis po na way para maging professional kayo. Okay, of course, kapag meron kayong gusto iba, ito, example nito, gusto nyo i-build to, Holy Grail plus 50, pwede na rin naman po yan. Kaso sa akin kasi, binibenta ko na tong Saint Holy Grail . Parang feeling ko, hindi ko nakakayanin yung pagpa-plus 5, masakit po siya. And then, itong of course, itong mga enhanced gear, pwede rin po yan. Kung may mga moonstone ka, plus 200 din yan. So, for example, itong ano, kunin na natin to, 5, yan, 50k. Alright, so iba, weapon and armor, kasi binibili ko naman yan, kaya hindi ko na kinakraft yan. Potion, pwede rin po yan, compound regent, so nakita nyo, plus 200 yan. Pag mas mataas yung dito, mas maganda yung pag ano nyo, tawag doon, yung padagdag doon sa XP nyo. Kaya for example, prosperity ka po, kaya pinili ko kasi siya, example, magbibuild ako ng necklace, na adventurer's necklace, plus 3,000 yan. Kasi kapag craft lang siya, sipin nyo, pag craft lang siya, wala, sayang lang, diba? Accessory. Sabi natin necklace, wala siya, sayang na. Doon ka na mag-craft sa specialized mo kasi may plus 3,000 siya. Same lang naman din yung kailangan doon. So, yun lang guys, napakabilis lang po nitong video na to. Maraming salamat po ulit sa mga nagsasubscribe, ko-comment, nagko-correct sa akin. Of course, yung mga basher dyan, may namumuuna tayong mga basher. Pero sabi ko nga, let's enjoy this game. Gawin natin maganda yung community. Magtulungan tayo, mag-share link tayo ng ideas para sa ikaganda ng game. So, yun lang po. This is Bunja. And see you po ulit sa susunod na video ko. Thank you, guys!